Magandang araw mga boss. Hello and isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Welcome again to this channel. Sa video ito, I'd like to share kung paano mag-overhaul ng clutch master primary. Ang model natin ay ito, Isuzu, at Isuzu din ang ating clutch master Wagner type. Ito yung bakal na tinatawag nila. So, ang nagiging problema dito sa clutch ko, hindi po pa siya iniangat ang clutch. Gusto ng umarangkada na agad. And pag in-adjust mo sa umaga, iba na ang setting sa hapon. And pagka na-i-cambio mo ng matagal na pababad sa clutch, mahirap nang i-release. Ito yung indikasyon na may problema na ang ating clutch. So, kailangan ng i-overhaul. So, dati kasi mga boss, pagka may problema ang clutch ko, direkta na ako sa mekaniko. And ang problema sa mekaniko ay time consuming. Kailangan mo maghintay pa para matapos yung sinusundan mo para magawa yun sa'yo. And bukod doon, ay mahal din naman. Ang bukas ng ganito, mga 250 to 300. So, sa panahon ngayon, lalo na pandemya, kailangan nating hanggat may paraan makapag-save. So, tayo na lang gagawa nito. So, ang kailangan natin palitan dito, ito lang dalawang rubber na ito. Actually, tatlong rubber ito mga boss. May isang rubber na parang coin sa dulo ng spring. Kaso, hindi naman madalas nasisira yon. Kaya ang papalitan natin dalawang rubber lang. At meron din namang nabibili mga boss na isang set nito kasama ang spring, kasama ang piston at saka itong tatlong rubber na ito. Pero okay pa naman ang piston, okay pa naman ang spring. So ang papalitan lang natin itong mga rubber. Ang unang gagawin natin, i-disassemble natin yung master mula dun sa bracket by loosing yung dalawang 12mm na bolts at saka ayan i-disconnect natin yung tubing na nakakabit papunta sa secondary. Once matanggal na natin ng ating master, i-disassemble naman natin yung mga parts sa loob. Pag i-disassemble, hugasan muna natin yung parts and ayan, tatanggalin lang natin yung pinakang lock niya. Gamit ang long nose plier, tatanggalin natin ang lock. And once matanggal natin ang lock, huhugasan lang natin yung mga parts. So, as you see, napakadumi niya, napakaitim na ng fluid sa loob, meaning na-worn out na talaga yung mga rubber sa loob. After nating matanggal lahat yung part, hugasan lang natin properly. At kung nakikita nyo, bungi-bungi na yung rubber sa loob, talagang sira na siya. And ito naman, yung rubber sa piston, di tatanggalin din natin. At once malinis natin ng ayos, lilihahin lang natin ng pinakang cylinder niya sa loob. Gamit ang 1000 na liha, ito yung pinong liha para maging smooth yung mga matanggal yung mga imperfection sa loob. At kahit kasi rubber ang tumatama dyan, hindi maiwasan, nagkakaroon ng laceration sa frequent moving nila ng rubber. Kaya kailangan malihan natin smoothly para ito din isang protection ng ating mga rubber para hindi madaling masira sila at magtagal yung ating clutch. So after malinis natin, tutuyin lang natin gamit ang basahan lahat ng mga parts. Kapag simbol lang natin, iwasan natin mapahalo yung may mga magkaroon ng langis. Kailangan na hindi siya contaminated ng langis kasi ang langis nagiging cause ng pamamaga ng ating mga rubber, mga repair kits. Kaya ay ingat lang. At ngayon na inaassemble na natin mga boss, yan na sa pag-assemble naman, pag dinis-assemble natin yung ating mga parts,
tandaan lang natin yung mga location at saka yung position ng rubber para siyang magiging guide natin kung paano natin ibabalik ang ating mga parts sa loob ng cylinder. So, once maikabit na natin mga parts, ikakabit na natin ang lock gamit ang long nose plier. At sa part na ito, kailangan katulong ko si Miss, kailangan natin screwdriver para siyang humawak dun sa kuwan para maikabit natin ang lock. Ayan. At once maikabit na natin ang lock, check lang natin ang tamang position ng pinakanlock. Kailangan nakasetting siya ng tama dun sa kanyang groove. And i-pump lang natin ng konti. I-check natin kung ayos ang movement ng mga ng piston sa loob. And once okay na, i-fill natin ng fluid. And pump natin ng pump lang natin ng konti hanggang sa lumabas ang fluid at mawala yung hangin sa loob. Once lumalabas na ang fluid, meaning okay na ito and ready for installation na. Sa installation naman natin ng ating master, kailangan i-adjust natin yung push rod natin into minimum para pag ikinabit natin yung master, hindi agad siya tukod. And once ma-install na natin, saka lang natin i-adjust na uli yung ating push rod sa tamang position. So, yan mga boss. Ikinakabit na natin ang ating master. At once maikabit, i-reconnect na uli natin yung kanyang tubing. Kapag kakabit naman ang tubing, kailangan bago natin hapitan, i-pump muna natin ng konti ang pedal para lumabas, hayaan natin lumabas ang fluid para mawala yung trap air sa loob. Ito kasi ang proseso ng hydraulic, kailangan wala siya to be able to perform well, kailangan ay wala siyang trap air. So, once matapos na ang ating installation ng tubing, i-adjust na uli natin ang ating push rod. Kapag adjust naman ang push rod, kailangang i-check natin sa pedal kung para makita natin tamang clearance. Kailangan kasi konting angat ng pedal, tumatakbo na ating sasakyan. Doon kasi ako komportable. Pero depende din ito sa driver. Merong mga driver naman na mas gusto mas mataas ng konti ang clutch. Pero mas komportable ako sa mababa ang clutch. So, ngayon, iti-testing na natin and che-check natin kung okay na ang clutch. So, ikakambyo natin and then so, ayan. Sa tingin ko naman, okay na. And ayos na siya. So, mga boss, ito. Ready for driving na uli. And okay na uli ang clutch natin. Maraming salamat. And thank you for watching. If you like this video, please subscribe.